Shout out tayong mga idol sa lahat ng mga solid Marsai supporter sa buong Marsai family. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Ate Juliet Delgado, kay Luz Paul at Ava Atender. Maraming salamat sa inyong support mga idol. Sina Roxana, Alicia, Keisha, Marco, Robin at Miko ay matalik na magkakaibigan. Magpipinsa naman sina Keisha, Roxana at Alicia. Bukod sa matalik na magkakaibigan ang mga ito, magkakapitbahay pa sila. Parang mga kapatid na ang turingan nila sa bawat isa. Isa sa mga nagpapatibay ng kanilang pagkakaibigan ay magkakasundo sila sa hilig. At isa sa mga ito, ang adventure at ang pagtuklas ng mga creepy na pangyayari. Itong si Roxana, may kakayahan ito na wala sa mga normal na tao. Nabuksan kasi ang third eye nito at namana sa kanyang lula ang mga kaunting kaalaman sa mga orasyon at mga buhay na salita. Ito din sina Marco at Robin dahil sa hilig nila na magtuklas ng mga kakaibang bagay at pangyayari. Natutunan na din ng dalawa ang pagkuha ng mga agimat at pag-aaral sa mga orasyon. Itong si Roxana, may pinag-iingatan ito na librita kung saan nakasulat ang mga salitang Latin at orasyon. Bigay pa ito ng kanyang lula bago ito namatay. Si Marco naman, may agimat ito ng saging at agimat ng Kristo. Natutunan niya ang mga ito dahil na din sa kanyang lolo na isang albularyo. Kasama ang pinsan na si Ruben. May iniingat ang agimat din ito, ang agimat ng Tagulilong at ang agimat ng Kabal. Kaya nga malakas ang loob nila na pasukin ang mga lugar na may mga napapabalitang multo, may mga engkanto o lugar na may mga aswang dahil sa mga kakayahan ng tatlo. Alam din ito ng mga kaibigan na sina Alicia, Keisha at Miko. Kaya kampante din ang tatlo pagkasama nila ang mga antinggiro at ang babaylan na si Roxana. Sa kanilang anim, itong si Rubin ang pinakamatanda. Malapit na ito sa 30. Ito ang nagsilbing leader ng grupo. Hindi lang naman pagtuklas ng mga kabalaghan ang hilig ng grupo. Tumutulong din sila sa mga may sakit na engkanto o nabarang hanggang sa kaya nila. Isang araw, may nakilala itong si Roxana na kasambahay ng kanyang Tito Noel. Galing ito ng Sikihor. Nagiging matalik ito na kaibigan ni Roxana hanggang sa magkwento na ito sa mga kabalaghan sa lugar nila. Doon daw sa Sikihor, sa Barangay Libo, medyo bukid kasi ang lugar nila. May mga napapabalitang aswang daw ang gumagala sa lugar. Salot na daw ito doon dahil marami na itong naperwisyo na kabuhayan. Pagsapit ng takip silim, wala nang lalabas sa kanilang mga bahay para hindi mabiktima ng mga aswang. Dahil simula nang mamimisti ang mga ito, nasa 7 na ang napatay ng mga ito. Kaawa-awa daw ang mga bangkay dahil matatagpuan lamang ang mga ito na wakwak na ang mga dibdib at wala na ang mga lamang loob. Puno din ito ng mga kalmot sa buong katawan. At bukod sa mga namatay, marami na din ang naiulat na nawawala, lalo na sa mga kabataan. Nagiging interesado si Roxana sa mga ikinukwento ng matanda na si Inday. Parang gusto na niyang puntahan agad ang lugar. Kailangan na makausap niya sina Ruben at Marco. Sabihin niya ang mga kwento ni Inday. Alam niyang magiging interesado din ang mga ito. Kaya kinahapunan nang mag-usap ang tatlo, tama nga si Roxana. Parang sabik na sabik ang dalawa at nagkukumahog
ang mga ito napuntahan ang lugar, ang isla ng Siquijor. Hindi pa sila nakakakita at nakainkwentro ng mga aswang. May mga naririnig na sila tungkol sa mga nilalang na ito. Pero ang makaharap at makalaban ang mga aswang ay hindi pa. At interesado din sila na tulungan ang lugar para muling makamtan ang tahimik at normal na pamumuhay sa mga taong nakatira dito. Kaya kinabukasan, agad na nagpulong ang grupo. Sila pa rin anim ang pupunta doon sa lugar. Nagkataon naman na uuwi si Inday sa kanyang probinsya dahil malubha daw ang sakit ng kanyang kapatid. Walang makakatulong sa pangalaga sa mga alagang hayop nito. Hindi naman kasi ito nakapag-asawa, kaya kailangan talagang umuwi ni Inday at sasama ang grupo nila sa pag-uwi nito. Excited na ang lahat sa bagong adventure nila. At pagsapit nga ng araw na yon, nasa barko na sila, papunta na sila sa lugar ng Siquijor kasama si Inday. Batid naman ni Inday ang mga kakayahan nila pagdating sa mga paranormal. Pero binalaan sila ni Inday na dapat pa rin na mag-ingat dahil sobrang agresibo daw ang mga aswang sa lugar nila. Makalipas ang 3 oras na biyahe, narating na nila ang isla ng Siquijor. Agad naman sila na sumakay sa nakaabang na jeep na sumusundo sa kanila. Pamamay-ari ito sa isang pinsan ni Inday. Mag-alas 8 na ng gabi nang dumating sila sa lugar nila Inday. Ang bahay nila Inday, nakatayo ito sa gitna ng palayan kasama ang 2 pang bahay ng kanyang mga kapatid. Mga ilang metro naman doon sa dulo ng palayan, may mga nakatayong bahay din na nandoon. Tipikal na larawan ng isang probinsya. Kahit na hindi pa nila masyadong makita at maaninag ang paligid dahil sa kadiliman, ramdam pa rin nila ang presko ng kapaligiran. Sakto lang naman ang bahay nila Inday. May 2 kwarto, maluwang din naman ang sala nito at may nakahiwalay na lutuan at kainan. Nasa labas din ang palikuran nila. May ilang puno din na nakapalibot sa lugar at mga tanim na saging. Pinagpahinga muna ni Inday ang mga bisitang kasama. Pagod din ang mga ito sa biyahe. Nasa kwarto ang mga ito. Isang kwarto para sa mga babae at isang kwarto naman para sa mga lalaki. Habang nasa sala matutulog si Manong Pulpol kasama ang nag-iisang anak nila ni Inday na si Romy. Umalis si Inday at pumunta ito sa kabilang bahay. Dinalaw agad nito ang kapatid na may sakit. Sa gabing yun, maayos naman na nakatulog si Roxana, dala na siguro ng kapaguran sa biyahe. At kinabukasan, maagang nagising ang grupo nila. Nag-uusap si Inday, Roxana, Marco at Robin. Gusto nilang tingnan ang kapatid ni Inday na may sakit. Baka may maitulong sila nito. Pinuntahan agad nila ang bahay ng kapatid ni Inday. Kasama nito ang pamangkin sa bahay na si Louie at katulong nito sa pang-araw-araw na gawain. At ito na rin ang nagbabantay kay Mang Berting simula ng magkasakit ito. Pagkapasok nila ng bahay, agad na may naramdaman na kakaiba si Roxana. Parang may kakaibang pwersa sa paligid. Pwersa ng kadiliman. Tanong ka agad ni Marco na pabulong, "Bakit Roxana? Naramdaman mo din ba?" "Oo, Marco." Kaya lumapit si Roxana agad kay Inday. Sabi niya agad kay Inday, "Ate Inday, pwede po bang magpausok tayo dito sa loob at labas ng bahay ng insinso?" Napatitig si Inday kay Roxana. "Bakit, Rox?" "Ate Inday, basta gawin mo na lang ang sinasabi ko."
Titingnan pa namin ang kapatid mo. Iba ang kutob ko at Inday. Hindi ito ordinaryong sakit. Ilang sandali, pinalabas muna nila ang lahat na nasa loob ng kwarto, maliban kay Inday. Umupo si Roxana sa tabi ni Manong Berting. Nanghihina na talaga ito at halos hindi na makapagsalita. Paghawak ni Roxana sa pulso ng matanda, bigla niya itong nabitiwan. Bigla niyang nakita kasi ang isang nilalang na napakapangit ng itsura. Katabi ito ni Manong Berting na nakahiga sa kama. Muntik na siyang mapasigaw, pero agad naman siyang nakabawi at hinawakan uli ang pulso ng matanda habang nag-uusal ng mga dasal. Naramdaman din yun ni Marco at Ruben, kaya agad na nag-uusal din sila ng mga dasal at orasyon. Nagpapausok din agad sila sa loob at labas ng bahay. May kinuha din si Marco na isang kwintas na may nakalawit na gawa sa bala ng baril. Pero hindi ito ordinaryong bala dahil may laman ito na mabisang panguntra sa mga kadiliman, lalo na sa barang at lason. Nang maisuot nila ang kwintas sa may sakit, agad itong ngumasab. Nakanga ito na parang may masamang hangin o espiritu ang lumabas galing sa katawan. Usal at usal pa rin itong si Roxana ng mga orasyon, hanggang sa nakatulog na si Mang Berting. Pagkatapos, tumayo agad si Roxana at muling lumapit kay Inday. Ang sabi nito, "Ate Inday, kinulam po ang iyong kapatid. Pero maayos na ang kalagayan niya. Mahinang klase na barang lang ang ginawa sa kanya. Maaring pinagpraktisan lang siya nito, baguhang mambabarang." May mga inilagay din sila sa labas ng bahay na mga panguntra, sina Marco at Ruben. Pagkatapos, may mga ginawa si Roxana ng mga ritual. Makalipas ang ilang minuto, sabi ni Roxana kay Inday, "Gagaling na si Mang Berting at Inday." Nang makauwi na sila sa bahay nila at Inday, agad na napag-usapan na naman nila ang tungkol sa mga gumagalang mga aswang. Ang sabi ni Ate Inday, mamayang hapon, puntahan nila si Insisitas. Kilala din ito na babaylan sa kanilang lugar at isa ito sa mga nakakita sa sinasabing mga aswang. Kaya kinahapunan, agad na pinuntahan nila Ate Inday, kasama siyempre ang buong grupo. Excited na ang tatlo sa maaring kahihinatnan ng kanilang lakad. Pero ang tatlong kasama nila na si Miko, Alicia at Kisha ay magkahalong excitement at takot ang naramdaman. Takot dahil ni minsan hindi pa nila naranasan ng makakita ng kakaibang nilalang tulad ng mga aswang. At excitement siyempre, gusto din nila na makakita ng mga aswang. Nang marating na nila ang bahay ni Insisitas, agad na ipinakilala ni Ate Inday ang grupo nila Roxana. Pagkatapos, agad na nagtatanong sina Roxana, Ruben at Marco tungkol sa mga aswang kay Insisitas. Agad naman na nagkwento ang matanda sa kanila. Pati pala sa kasalukuyan, takot pa rin ang mga tao sa lugar tungkol sa mga aswang. At patuloy pa rin na gumagala ang mga ito sa kanilang barangay. Kaya pagpatak ng alas 6 ng gabi, wala nang lumalabas pa ng bahay. Ang sabi ng matanda, dalawang aswang ang kanyang nasaksihan nang minsan na atakihin ng mga ito ang dalawang alagang kambing ng kanyang kapitbahay. Ang sabi ni Insisitas, kahit na gumawa na siya ng mga orasyon, hindi daw natinag ang mga ito sa kanya. Agresibo daw talaga ang mga nilalang ito, kaya
Natakot na ang mga taong nakatira sa lugar, lalo na nang may napabalitang dalawang kabataan ang nawawala at ang sabi-sabi, pinatay ang mga ito ng mga aswang. Kinagabihan, na pagkasunduan ng magkakaibigan, pupuntahan nila ang hangganan ng barangay. Dito daw, madalas na nagpapakita ang mga nilalang na ito at dito din sumuot sa kakahuyan. Kaya alas 7 ng gabi, umalis na ang grupo nila at papunta na doon sa may dulo ng barangay. Doon sila dumaan sa gilid ng ilog para hindi mapansin ng taga-barangay. Baka pigilan pa sila ng kapitan o ng mga opisyalis ng barangay kapag nakita sila ng mga ito na lumalabas ng gabi. Makalipas ang mahigit isang oras, narating na nila ang lugar. Nakatambay ang anim sa ilalim ng mga puno ng kahoy. Napakadilim ng paligid. Hindi din sila nagdadala ng anumang ilaw. Baka ito pa ang dahilan na hindi nila makikita ang mga aswang. At makalipas pa ang mahigit na dalawang oras, walang nakitang anumang kahinahinalang mga nilalang sa paligid ang anim. Kaya nagpasyang umuwi muna ang grupo. Doon pa rin sila dumaan sa gilid ng ilog. Pero nang papasok na sila doon sa mga sagingan papunta na ito sa bahay nila at Inday, napatigil sa paglalakad sina Roxana, Marco at Robin. Kaya napatigil na din sina Miko, Alicia at Kisya. "Bakit, Rox?" ang sabi ni Alicia. "Huwag kayong maingay. May naramdaman akong kakaibang nilalang at hindi ito tao." Kaya agad na nagtago sila doon sa may sagingan. Hanggang sa may nakita silang dalawang nilalang ang mabilis na tumatakbo. Papunta ang direksyon nito sa kanila. At nang mapatapat ang mga ito sa kanila, napatigil ang dalawa at nakita nilang sumisingot-singot ang mga ito sa paligid. At kita na nilang anim ang buong hitsura ng mga ito. Ang sabik na naramdaman nila Miko, Alicia at Kisya kanina ay umurong agad ang mga ito at napalitan ng takot dahil sa nakakatakot na hitsura ng dalawang nilalang. Kita pa nila na naglalaway ang dalawa, pati sina Marco, Robin at Roxana. Nakaramdam din ng takot ang tatlo kahit na may mga taglay at karga ang mga ito. Ilang sandali, nakita nilang papalapit na sa kinaroroonan nila ang mga ito. Kaya agad na humanda sina Robin at Marco. Kinuha na ang mga taglay na agimat at dinasalan. Pati si Roxana, nag-uusal na ito ng orasyon na pantaboy. Nang maramdaman naman ng dalawang aswang ang ginawa nila, agad na itong tumakbong papalayo. Hindi nakakilos ang anim, ramdam pa rin nila ang kaba. Unang beses nila ito na makakita ng mga aswang. At nang mawala na ito sa kanilang paningin, naiwang nagkatinginan ang anim. At ngayon, natupad na ang kanilang mga parap na makakita ng mga ganitong klaseng nilalang. Ilang sandali, umuwi na ang mga ito sa bahay ni Ate Inday at agad na sinabi ang nakikita nila doon sa may sagingan. Pati si Ate Inday nakaramdam na din ng takot. Ibig sabihin, umaaligid na talaga ang mga kampon ng kadiliman sa lugar nila, lalo na sa paligid ng bahay nila Ate Inday. Kinabukasan, nabalitaan nila na doon sa unahan ng bahay may pinatay at kinain ng mga aswang ang dalawang alagang kambing ni Manong Dagol. Galit na galit ito sa mga nilalang. Kaya kinagabihan,
plano na naman ng anim na gumawa ng mga orasyon at ritual para agad na maramdaman kung sakaling muling gumagala ang mga aswang. Nasa labas ng bahay sina Marco, Ruben at Roxana. May mga inilabas ng mga kagamitan ang tatlo. May binasa din sa librita itong si Roxana. At nang matapos na nilang gawin ang ritual, may inihip sa hangin si Roxana at muling nag-uusal pa ng mga orasyon at buhay na salita. Pagkatapos, umakyat ng mga ito sa bahay. Pero makalipas lamang ang isang oras, napatayong bigla itong si Roxana. May naramdaman na naman siyang kakaiba. Lumapit kagad ito kay Marco at Ruben. Marco, naramdaman mo ba ang mga aswang sa paligid? Sagot naman ni Marco. Oo, Rox. Ang sabi naman ni Ruben, Tol, Rox, lalabas tayo. Huwag muna, Ruben. Pakiramdaman muna natin ang mga nilalang na yan. Hindi pa natin alam kung gaano kalakas ang mga ito. Ang sagot naman ni Roxana. Kaya ilang sandali, sumilip itong si Roxana sa bintana habang sina Miko, Kisya at Alicia nakaupo lang ang mga ito doon sa sala kasama ni Arte Inday. Takot na ang mga ito sa mga pagpaparamdam ng mga aswang. Pati si Arte Inday, kinabahan na rin. Kagagaling lang sa sakit ang kanyang kapatid at ito na naman, mga aswang na naman ang gumagambala sa kanila. Ilang sandali, sabi ni Roxana, Tara, Marco, Ruben, lalabas na tayo. Narinig kasi ni Roxana na parang umiiyak ang mga kambing na nasa kabilang bahay. Baka sinalakay na ang mga ito ng mga aswang. Kaya agad na lumabas si Roxana doon sa likod ng pintuan ng bahay nila Ate Inday. Agad naman na sumunod ang dalawa. Ikinarga na ng dalawa ang mga dasal ng kanilang mga agimat. Kahit na kinakabahan si Roxana, kailangan na gawin nila ito. Ito ang pinili nilang landas. Dahan-dahan na lumabas ang tatlo at nakikiramdam. Sa kanilang tatlo, itong si Marco ang mas matapang at mas buo ang loob. Kaya sabi nito kay Ruben at Roxana, Dito muna kayong dalawa. Tingnan ko muna ang likod ng bahay ni Manong Carling, ang kapatid ni Ate Inday. Doon kasi nanggagaling ang ingay ng mga kambing. Pagkatapos, mabilis na tumakbo itong si Marco papunta doon sa likod ng bahay. Doon ito dumaan sa mga tanim na saging. Habang sina Roxana at Ruben, inaaninag nito ang buong paligid. Habang dahan-dahan na naglalakad, papunta naman doon sa manggahan. Makalipas ang ilang sandali, habang papalapit itong si Marco, agad na nakita niya ang tatlong nilalang na tumalon-talon doon sa likuran ng bahay ni Manong Carling. At ang isa, hinahawakan na nito ang alagang kambing. Tatakbo na sana si Marco para atakihin ang mga aswang. Pero napatingin ito doon sa may bintana nang bumukas ito at may iniluwa na liwanag ng flashlight. At sumigaw itong si Manong Carling habang nagmumura ito. Agad naman na nagtatago ang mga aswang doon sa sagingan. At papunta ang mga ito sa kinaroroonan ni Marco. Agad na humanda si Marco. Kahit na may mga karga itong si Marco, nakaramdam pa rin ito ng kaba nang makita sa malapitan ang mga nilalang at makita niya ang buong hitsura ng mga aswang. Nang makalapit na ang mga ito, agad na sinapak ni Marco ang isa na nasa unahan.
sa sobrang gulat ng mga nilalang, hindi na nito nailagan ang ginawang pag-atake ni Marco. Lumaban naman sa kanya ang mga ito, pinagkakalmot ng mga aswang si Marco. Nang magkagulo doon sa sagingan, agad naman na tumakbo sina Roxana at Rubin para tulungan si Marco. Lumabas na din ng bahay itong si Manong Carling habang may hawak na itak. Nang makalapit na sina Roxana at Rubin, agad na nag-uusal itong si Roxana ng mga orasyon. Agad naman na tinulungan ni Rubin itong si Marco. Pinagsasapak din ito ang mga aswang. Nang matapos na gawin yun ni Roxana ang mga orasyon, napatalon ang mga aswang at panay ang kamot nito sa buong katawan. Gumulong na ang mga ito sa lupa na parang hindi maintindihan ang gagawin dahil sa sobrang pangangati sa buong katawan ng mga aswang. Pagkakataon naman ito nila Marco at Rubin, pinagsasapak na nila ang mga aswang hanggang sa nagmamakaawa na ang mga ito sa kanila. Nangangako ang mga ito na hinding-hindi na manggugulo pa sa kanilang barangay. Pero sabi ni Marco, kailangan na patunayan muna ng mga aswang ang kanilang mga pinagsasabi. May kinuha si Roxana na mga balahibo galing doon sa mga aswang at isinilid sa loob ng maliit na bote na may laman na langis galing sa hayop na sopra. Pagkatapos, dinasalan ito. Ngayon, ang sabi ni Roxana, kapag hindi tinupad ng mga aswang ang kanilang mga pangako, pagtapak na pagtapak pa lamang nila sa barangay at lugar nila at Inday, agad na ikakamatay ng mga ito. Pagkatapos, hinayaan na nila na makaalis ang mga ito. Buti na lang, maayos pa rin ang kalagayan ng mga kambing nila Manong Carling. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na uli sila sa loob ng bahay nila at Inday. Hindi na natutulog sina Roxana, Marco at Rubin sa buong magdamag. Pinag-usapan pa rin nila ang kaganapan sa gabing yon. Pati sina Marco, Kisya at Alicia ay hindi na din natutulog. Nagtanong-tanong ang mga ito tungkol sa mga nakalaban nilang aswang ni Marco. Kung ano ba talaga ang hitsura nito sa malapitan at kung gaano ba talaga kalakas ang mga aswang. Sabi ni Marco, malakas ang mga ito, mabibilis din at sobrang napakabaho ng amoy ng mga aswang na para ka talagang maduduwal. Madulas din ang buo nitong katawan. Medyo nahirapan din si Marco sa pakikipaglaban sa mga aswang. Unang bisis niya itong nakaharap ang mga ganitong klaseng nilalang. Buti na lang, malakas pala ang mga kaalaman nitong si Roxana. May mga itinatagaw pala itong mataas na uri ng mga kaalaman sa dasal, orasyon at buhay na salita. Ngayon, natupad na ang kagustuhan nila na makakita at makaharap ang mga aswang. Tanong ni Alicia, ngayon Rox, nawala na ang mga aswang, ano na ang susunod nating gawin? Ano na ang ating mga plano? Nagkatinginan sina Marco, Rubin at Roxana. Oo nga, ano na ang susunod nilang balak? Ito lang naman ang pinunta nila dito sa lugar ni Ate Inday, ang mga aswang. Hindi naman pwedeng magtatagal sila sa lugar. Kaya kinabukasan, ang pasya ng anim na maghanap ng lugar kung saan sila makatira pansamantala. Ang sabi kasi ni Rubin, siguradong may mga lugar pa ng sikihor ang kinatatakutan
at may mga napabalitang kababalaghan. Nang makapag-usap naman sina Ate Inday at Roxana, agad na sinabi ng dalaga ang kanilang napag-usapan sa gabing yon. Ang gusto pa sana ni Ate Inday, kahit na kailan nila gustong tumira sa bahay nila ay walang problema. Pero nakakahiya na talaga kung mananatili sila dito sa lugar ni Ate Inday. Anim pa naman sila ang paliwanag ni Roxana. Nang matanong ni Roxana si Ate Inday kung may mga lugar pa ba ang napabalitang may mga kabalaghan dito sa isla ng Sikihor, sinabi ni Ate Inday ang tungkol doon sa lugar ng Barangay Makupa. Medyo nasa bukirin lang ito ng lungsod ng Talingting. Ang lugar na ito ay may mga napapabalitang nakatirang barangan, aswang, inkanto at iba't iba pa. Pero sabi ni Ate Inday, huwag na nilang tangkang pasukin pa ang lugar na ito dahil isa ito sa mga iniiwasan at kinatatakutan na lugar ng isla ng Sikihor. Pero kabaliktaran ang naramdaman ni Roxana. Nasabik pa nga ito sa mga sinasabi ni Ate Inday. Kaya walang nagawa si Ate Inday. Sinabi na niya ang buong detalye ng lugar. May mga kamag-anak din naman si Ate Inday na nakatira sa lugar na yon. Sasamahan na lang niya mamayang hapon ang grupo nila Roxana. Nang matapos na makapag-usap ang dalawa, agad na sinabi ni Roxana sa grupo nila ang nalaman kay Ate Inday. Ito na naman, nasabik na naman ang mga ito sa panibagong adventure na kanilang haharapin. Mamayang hapon, sabay na puntahan nila ang lugar ng Barangay Makupa, kung saan mararanasan daw nila doon na makakita ng mga engkanto, aswang at iba't ibang lamang lupa. Pero ang mahigpit na bilin ni Ate Inday, iwasan nila ang dalawang kinatatakutan ng mga mambabarang sa lugar na yon. Wala pang sinumang naglakas loob na harapin ang mga ito. Kaya kinahapunan, sinamahan na ni Ate Inday ang grupo nila Roxana papunta doon sa Barangay Makupa. At makalipas ang dalawang oras, binabaybay na nila ang daan paakyat ng Barangay Makupa. Nang marating na nila ang pinakapuno ng barangay, agad na ipinakilala ang anim sa kamag-anak ni Ate Inday na sumusundo sa kanila. At pagkatapos, agad na naglalakad na sila papunta sa bahay ni Tia Bilin, ang pinsan ni Ate Inday. Palingalinga sa paligid ang grupo, nawiwili ang mga ito sa mga magagandang tanawin. Pero nang papasok na sila sa lugar nila Tia Bilin, may mga napapansin ang tatlo sa labas ng mga kabahayan na kanilang dinadaanan. Sabi ni Marco, "Rox, di ba ang mga nakatanim sa paligid ng mga nadaanan natin na bahay? Di ba mga makabuhay ang mga yun?" "Psst! Huwag kang maingay, Marco. Baka marinig tayo ng pinsan ni Ate Inday." "Oo, mga makabuhay ang mga yan. Di ba sabi ni Ate Inday, ang lugar na ito ay nababalot ng mga kabalaghan. Kaya hindi na nakapagtataka na may mga tanim na ganyan sa mga bahay nila." Ilang minutong paglalakad, narating na nila ang bahay ni Tia Bilin. Nagustuhan din ng grupo ang lugar. Bukod kasi sa maaliwalas ito, malapit pa sila ng ilog. Sa tingin nila, ang tingin ng grupo, nasa anim ang bahay na nakatayo dito sa dulo ng barangay. May mga nakikita din silang iba't ibang tanim na prutas at gulay sa paligid
ng mga kabayan at may mga alagang hayop din ang mga ito. Ang sabi ni Ate Inday, bukas na siya uuwi para makapag-usap din sila ng mabuti ng kanyang pinsan na si Tia Belen. Apat lamang sila na nakatira sa bahay na ito. Si Tia Belen, Manong Ridge at ang dalawang anak nila. Nang makapagpahinga na sila, agad na sinabi ni Ate Inday ang pakay ng grupo. Gulat na gulat itong si Tia Belen nang marinig ang mga sinasabi ni Ate Inday. Pero nang ipinaliwanag na ito ng mabuti ni Ate Inday, napasang-ayon din niya ang kanyang pinsan. At ang usapan nila, magbibigay na lang ang grupo nila Roxana ng pang-araw-araw na gagastusin para sa pagkain. Okay lang naman ito kay Tia Belen at pati na kay Manong Reggie. Mas maigi nga kung ganun na may mga kasama sila sa bahay na may mga anting-anting at may kaalaman sa mga dasal at orasyon. Hindi kasi normal ang buhay nila sa lugar. Pagpatak ng alas 6 ng gabi, dito sa kanilang sityo, wala nang lalabas pa ng bahay. Dahil ang gabi ay ang panahon ng mga nilalang. Dito daw sa lugar, ilang araw na din na may namataan sila na nilalang na umaligid. Pero hindi na ito bago sa kanila. Hindi naman makakapasok ang mga ito sa bahay dahil sa mga pangontra na inilagay nila sa palibot nito. Hindi din nila maiiwan ang lugar dahil sa gana naman ang lupa sa barangay Makupa. Hindi sila naghihirap sa pagkain dahil sa gana ang kanilang ani sa mga gulay at mga prutas. Ang barangay Makupa may binuo din itong grupo para magbanman tuwing gabi. Kinabibilangan ito ng mga nagbuluntaryo at mga tanod sa lugar, kasama ang ilan sa mga antinggiro at albularyo sa lugar. Pero dahil sa pinamamahayan ang lugar ng mga iba't ibang klaseng lamang lupa, inkanto at mga aswang, hirap pa rin ang mga ito nabantayan ang lugar. Malalakas din ang mga inkanto, aswang at iba't ibang lamang lupa. Sa ilang taon na ginagawa ito ng kapitan, may mga napatay at nahuli na silang inkanto at namatayan na din sila ng ilang antinggiro at albularyo. Kaya ngayon, sobrang pag-iingat na ang ginagawa ng grupo. Kung ayaw mong mamatay at magiging pagkain ng mga aswang, huwag ka nang lumabas ng bahay pagsapit ng gabi. Ekwininto din ni Tia Belen na ilang buwan na din ang nakalipas na nagiging biktima ng mga aswang ang kanyang pamangkin. Tanong ni Roxana kung saan nakatira ang mga aswang at ang mga sinasabi nilang inkanto at lamang lupa. Ang sagot naman ng ginang, nasa paligid lang ang mga ito at umaligid sa kanila ang mga inkanto at iba't ibang klaseng lamang lupa. Ang mga aswang naman, marami daw silang nabalitaan na nakatira ang mga ito sa bulubundukin na bahagi ng barangay at may ilan din ang nasa patag at nakihalubilo sa kanila. Hindi naman namimiktima ang mga ito sa mga kabarangay. Pumupunta ang mga ito sa malayong lugar para makakita at makapamiktima. Pero huwag mo silang kalabanin dahil buong angkan ng mga aswang ang aatake sa'yo. Ilang bisis na din na may inatake ang mga aswang dito sa barangay Makupa dahil lamang sa alitan. Kinagabihan, nagpahinga na lang muna ang grupo nila Roxana. Bukas na nila simulan ang mga plano. Ang plano nila kinabukasan, maliligo sila sa ilog. Ang sabi kasi ni Tia Belen, minsan daw may magpapakita dito
ng mga lamang lupa. Depende kung gusto nila ang mga tao. Kaya kinabukasan, umalis na si Ate Inday. Umuwi na ito sa kanila. Nagpaalam na ito sa grupo. At pagkatapos, pumunta na din ang grupo nila Roxana sa ilog para maligo. Ang sabi naman ni Tia Bilin, magtabi-tabi po lamang sila sa lugar para hindi sila paglaruan ng mga engkantong nakatira sa ilog at batuhan. Pagdating nila sa lugar, nalimutan na nila Miko, Alicia at Kisha ang mga bilin at mga sinasabi ni Tia Bilin dahil sa ganda ng paligid at ng ilog. Agad na lumusong sila sa ilog at nagsisimula ng maliligo. Pero sina Marco, Rubin at Roxana, nag-uusal muna ang tatlo ng ilang dasal para sa mga engkanto. Gusto nilang magpaalam sa mga ito. Ayaw nilang magambala ang mga nakatira sa ilog ng mga nilalang. Lumipas ang isang oras. Wala naman silang kakaibang naramdaman. Masaya lang sila habang naliligo sa ilog. Hanggang sa napatigil itong si Alicia. At parang nakikiramdam. Sabi nito kay Miko, "Miko, huwag mo akong takutin ha." Kaya napalingon ang lalaki at napatawa. "Uy Alicia, huwag mo akong pinagluloko dahil wala akong ginawa sa'yo." Sa isip naman ni Alicia, tama itong si Miko. Imposibleng si Miko ang biglang humawak sa kanyang paa dahil nasa harapan niya ang mga ito at walang sinumang tao ang nasa kanyang likuran. Dahil nakasandal siya sa batuhan habang nag-uusap silang anim. Lumapit kagad itong si Roxana kay Alicia at agad na inihipan ito ang batok ng dalaga habang nag-uusal ng orasyon. "Bakit, Rox?" ang tanong nitong si Alicia at kinakabahan na ito. Sagot ni Roxana, "May mga engkanto sa paligid. Naiingayan ang mga ito sa atin. Tara na, umaho na tayo ng tubig bago patuloyang magalit ang mga ito." Kaya agad na umahon sila sa pangbang. Pero sabi ni Marco, "Rox, lumingon ka." Kaya lumingon itong si Roxana. At kita ng tatlo ang isang napakagwapong nilalang ang nakatuntong sa batuhan at titig na titig ito sa kanila. Para itong mistiso kung tingnan. Nagulat si Roxana at nag-iisip. Alam niyang hindi tao ang isang ito. Bakit ito nagpapakita sa kanila? Ano ang ibig sabihin ito? Nang makauwi na ang grupo, agad na nagpahinga ang mga ito. May isang lugar ng Barangay Makupa na pinamamahayan talaga ng mga lamang lupa. Nasa kakahuyan ito at medyo bulubundukin na bahagi ng Barangay Makupa. Doon ang susunod na pupuntahan ng grupo. Doon daw sa may batis, may magpapakita daw dito ng mga lamang lupa. Ang mga nilalang na nagbabantay sa lugar. Ang sabi pa ni Tia Bilin, hindi ka basta-bastang makakapasok sa lugar ng may batis. Dahil papalapit ka pa lang, gagambalain ka na ng mga iba't ibang klaseng engkanto at espiritu. Pero ang sabi ni Roxana, silang tatlo lamang ang pupunta doon sa lugar. Maiiwan muna ang tatlo, sina Alicia, Kisha at Miko. Kailangan na mag-iingat nila. Baka mapahamak pa ang tatlo dahil walang mga karga ang mga ito. Kinahapunan, aalis na sana ang tatlo nang may mapansin itong si Roxana. "Rubin, nasaan si Alicia?" Nagkibit-balikat lang ang sagot ni Rubin.
kanina pa niyang napansin na wala si Alicia. Kaya lumabas ng bahay si Roxana at tinanong ang mga kaibigan na nagkukwentuhan doon sa may upuan na kawayan. Pero pati sila ay nagtataka. Ang akala nila nasa loob si Alicia at kasama nila Roxana at Ruben. Pati si Tia Belen ay hindi niya nakita itong si Alicia. Saan kaya yon? Hanggang sa humahangos itong anak ni Tia Belen na si Archie. Ang sabi nito, nakita niya si Alicia doon sa may ilog at papunta na daw ito sa malalim na bahagi ng ilog. Ha! Ang tanging sambit ng magkakaibigan. Gulat na gulat ang mga ito. Ano ang ginagawa ni Alicia sa ilog? Tara na, Marco. Ruben, iba ang kutob ko. Dito lang kayo. Ang sabi ni Roxana. At mabilis na silang tumatakbo papunta doon sa ilog. May hinala na itong si Roxana na posibleng kagagawan ito ng engkanto na nakita nila kanina. Pagdating nila doon sa may ilog, nakita agad ng tatlo na ulo na lang ang nakikita kay Alicia at papunta pa ito doon sa pinakamalalim na bahagi ng ilog. Sigaw ni Ruben, "Alicia, bumalik ka dito. Malalim na dyan." Pero saway ni Roxana, "Huwag kang maingay, Ruben. Kunin niyo na si Alicia, Marco, Ruben, bago mahuli ang lahat. Ako na ang bahala sa engkantong may kagagawan. Kasi kita na ni Roxana ang dalawang nilalang na nasa kabilang bahagi ng ilog. At ang isa ay ang nakita nila kaninang umaga." Ramdam ni Roxana na ito na ang mga engkanto. Maaaring gusto ng mga ito si Alicia. Mabilis na tumalon sa ilog sina Ruben at Marco para iligtas si Alicia. Buhok na lang kasi ang nakikita nila. Ilang segundo lang, maaaring malunod na ito doon sa ilog. At isa pa, hindi ito marunong lumangoy. Habang si Roxana at ang dalawang nilalang na nasa kabilang bahagi ng ilog, nagkatitigan na ang mga ito. Nag-uusan na din itong si Roxana ng mga orasyon habang nakataas ang kamay na may hawak na medalyon. Matapos na gawin yon ni Roxana, agad na nawala sa kanilang paningin ang dalawang nilalang. Pero sa isip ni Roxana, hindi pa umalis ang mga engkanto. Nasa paligid pa rin ang mga ito. Nang matigilan itong si Ruben, nang maramdaman na may nakahawak sa kanyang kaliwang binti. Kaya napatingin itong si Ruben sa ilalim ng tubig. At laking gulat niya nang makita ang dalawang nilalang. Klaro niya ito dahil malinaw ang tubig. Ang puputi ng mga hitsura ng nilalang na nasa ilalim ng tubig. Para itong mga bata at nakangiti ang mga ito sa kanya. Pilit na pinagpag ni Ruben ang nakahawak sa kanyang binti. Pero lalo itong humigpit at simula nang hilahin siya ng mga ito. "Putik, Marco, ikaw na ang bahala kay Alicia. May mga engkanto ang humarang sa akin." Ang sabi ni Ruben. Pagkatapos, agad na nag-uusal ng orasyon itong si Ruben. "Mga makukulit kayo," ang sabi niya. At nang matapos ang ginawang orasyon, agad na ibinato niya ang orasyon sa dalawa. Agad na naglaho ang mga ito. Ang akala ni Ruben, wala na ang mga engkanto. Pero nang ihakbang niyang muli ang kanyang mga paa, nagulat siya dahil parang namimigat ang mga ito at hindi niya kayang ihakbang. Napamura na itong si Ruben. Napaka-agresibo naman
ng mga engkantong ito. Muling nag-uusal si Lubin ng mga orasyon nang maramdaman naman niyang may biglang tumakip sa kanyang bibig na kamay at hindi na niya kayang igalaw pa ang kanyang katawan at unti-unting hinila na siya nito sa ilalim ng ilog. Hindi na ito biro. Papatayin na siya ng mga engkanto. Kaya ginamit na ni Rubin ang mataas na kalaman sa mga orasyon. Nang matapos na gawin yon ni Rubin, agad na dinakma niya ang isang maliit at maitim na paru-paro na nasa kanyang uluhan. Pagkatapos, mabilis na dinasalan. Nang matapos na gawin yon ni Rubin, nagbago agad ang hitsura ng paru-paro. Nagiging maitim na bulaklak ito. Sabi sa isip ni Rubin, nahuli din kita, engkanto. At pagtingin ni Rubin sa kinaroroonan ni Marco, nagulat na naman ang binata dahil hindi na niya nakita si Marco. Nasaan na yun? At nakita niyang nagkukumahog na itong si Alicia na makawala sa parang may nakahawak nito sa ilalim ng ilog. Napalingon si Rubin nang sumigaw si Roxana. Rubin, tulungan mo si Alicia. Bilis, bumalik na siya sa kanyang wisyo. Nahulog si Marco ng mga paninilang ng mga engkanto. Ako na ang bahala sa kanya. Iligtas mo na si Alicia. Kaya ang ginawa ni Rubin, agad na lumangoy ng mabilis at tinulungan itong si Alicia. Nakita niyang papailalim na ang katawan nito. Agad na hinatak ito ni Rubin paitaas habang nag-uusal ng mga orasyon. Habang si Marco, nagulat ito nang hindi na niya makita si Alicia. Kinakabahan na siya. Baka tuluyan na itong nakuha ng mga engkanto. Sumisid siya sa ilalim ng tubig at pilit na hinahanap ang kaibigan. Pero nang muling umahon ang kanyang mukha sa tubig, laking gulat ni Marco dahil nag-iba na ang hitsura ng kapaligiran. Nasa ilog na siya na napapalibutan ng mga malalaking puno ng kahoy. Napamura itong si Marco. Talagang hinahamon sila ng mga engkantong ito. Agad na kinuha ni Marco ang isang mahiwagang maliit na bato. Bigay pa ito ng kanyang abyan. Sabi ng kanyang isip, tingnan natin ngayon ang kakulitan nyo. May mga iniusal-usal itong si Marco doon sa bato at pagkatapos, itinaas niya ito. Nang matapos na ang ginawang orasyon, agad na nakita ni Marco ang engkantong may kagagawan sa mga paninilang. Nakatayo ito doon sa pangpang at nakangiti sa kanya. Ngayon, alam na ni Marco ang gagawin. Huhulihin niya ang engkantong ito. Pero ilang hakbang lang, napatigil si Marco at napalingon dahil nakita niya na may dalawa pang nilalang ang nasa kanyang likuran. Nakatalukbong ang mga ito na kulay itim na damit at hindi niya maaninag ang mga hitsura ng dalawa. Nang biglang lumapit ito sa kanya, naakmang sasakmalin nito ang kanyang liig at sobrang bilis ng kilos ng dalawa. Naalarma na si Marco at humanda. Kinuha na niya ang kanyang agimat at nag-uusal na siya ng mga orasyon na pangbakod. Ah!
Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Marseille supporter. Maraming salamat sa inyong suporta mga idol. Napatigil si Marco at napalingon dahil kita niya na may dalawa pang nilalang ang nasa kanyang likuran. Nakatalukbong ang mga ito ng kulay itim na damit at hindi niya maaninag ang mga hitsura ng dalawa. Nang biglang lumapit ito sa kanya, naakmang sasakmalin nito ang kanyang liig at sobrang bilis ng kilos ng dalawa. Humanda na si Marco at kinuha na ang taglay na agimat at kinargahan agad ito ng mga dasal. Pagkatapos, dinakma niya agad ang ulo ng isa, saka nag-uusal ng orasyon. At hinablot niya naman ang isa habang patuloy sa pag-uusal ng mga orasyon itong si Marco. Agad na naglaho ang dalawang engkanto. At pagtingin niya doon sa kabilang bahagi ng pangpang, nawala na ang nakita niyang nilalang. Naisip ni Marco si Alicia, kaya agad na iniusal nito ang mga orasyon na pangwasak. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na ang normal na lugar at nakatayo na si Marco sa kabilang bahagi ng ilog. Nakita niya si Rubin na hinila na nito si Alicia pabalik ng pangpang. Habang si Roxana, nakita din ni Marco na nakataas ang mga kamay, nakapikit at parang bumuka-buka ang bibig nito na parang nag-uusal ng mga orasyon. At paglingon ni Marco, nakita niya ang isang nilalang na nakatayo din at nakaharap doon sa kabilang pangpang kay Roxana. Ito din ang nilalang na nakita niya noong napunta siya sa isang ilog na napapalibutan ng mga kakahuyan. Ito na ang engkanto. Nag-uusal kaagad si Marco at mabilis na tumakbo papunta doon sa engkanto. May kinuha na din na maliit na tila itong si Marco na kulay asol at may mga nakasulat na mga salitang Latin. Susubukan niyang hulihin ang engkantong ito. Pero tumingin ito sa kinaroroonan niya at bigla niyang naramdaman na namimigat ang kanyang mga paa hanggang sa napatigil sa pagtakbo itong si Marco. Putik ang lakas naman ng mga orasyon ng engkanto. Buti na lang nang matapos ang ginawang orasyon ni Roxana, nakita niya na parang lubhang nasasaktan ang engkanto. Napaluhod ito at namimilipit sa sakit. Pagkakataon na ito ni Marco, nag-uusal agad ito ng orasyon na pangwasak at muling tumakbo ng napakabilis at agad na dinakma ang engkanto. Pero naglaho na ito sa lugar. Pilit pa rin na hinahagilap ito ni Marco habang usal ng usal pa rin ng mga orasyon na pangbakod. Sigaw ni Roxana, "Pabayaan mo na ang isang yon, Marco. Delikado. Baka mahuli ka pa ng kanyang mga orasyon na paninlang." Kaya mabilis na bumalik si Marco sa kabilang bahagi ng ilog. Nawala ng malay itong si Alicia, pero bumuti na ang pakiramdam nito. May pinaamoy si Roxana kay Alicia at ilang sandali nagkamalay na ito. Hinawakan kaagad ni Roxana ang ulo ni Alicia habang nag-uusal ng dasal. Pagkatapos, mabilis na silang umuwi sa bahay ni Tia Belen. Nagpahinga muna si Alicia. Lubhang napagod ito. Pati sina Roxana, Marco at Ruben, hindi na muna tumuloy ang tatlo sa pagpunta doon sa may batis. Masyadong naggamit nila ang kanilang mga kakayahan sa hapon na ito.
nagpahinga na muna sila. Pati sina Miko at Kisha, nakaramdam na ng takot. Posibleng may mangyari pa rin sa kanila na masama kahit nakasama nila ang mga anting giro at ang babaylan. Kinabukasan, muling nag-uusap ang anim. At pagkatapos mag-almusal, umalis na ang tatlo. Sina Roxana, Marco at Ruben. Puntahan na nila ang batis na sinasabi ni Tia Bilin. Ilang minutong paglalakad, papasok na sila sa gubat. Mag-alas 10 pa ng umaga yon, pero sobrang lamig na ng ihip ng hangin ng kapaligiran. At may mga naramdaman na silang kakaiba sa paligid. Ang sabi ni Tia Bilin, hanapin lang nila ang napakalaking puno ng baliti. Dahil sa tabi nito, makikita nila ang batis. Nag-uusal na ang tatlo habang naglalakad sa kakahuyan. Kakaiba ang mga nararamdaman ng tatlo. Kaya sabi ni Roxana, dapat na maglalagay na tayo ng mga orasyon na pambakod, Marco, Robin. Mukhang hindi lang ang mga engkanto sa batis ang magpaparamdam sa atin. Kaya agad na nag-uusal ang tatlo ng mga orasyon hanggang sa makita na nila ang puno ng kahoy ng baliti. Medyo malayo pa ito sa kanila, pero kitang-kita na nila ito dahil ito lang ang natatanging mas malaki sa mga katabing puno ng kahoy. Kailangan pa nila na tumawid sa tulay na gawa sa baging dahil ang puno ng baliti nasa kabilang bahagi pa ito ng ilog. Nang papatawid na ang tatlo, may nakita silang isang matanda ang nasa kabila at parang nangunguha ito ng mga kahoy. Madadaanan nila ang matanda papunta doon sa puno ng baliti. At nang mapatapat na ang mga ito doon sa matanda, sabi ni Ruben, magandang umaga po, Inko. Dadaan lang po kami. Nang tumingin sa kanila ang matanda, agad na naramdaman ni Roxana ang kakaibang pwersa nito. Alam niya na hindi ito normal na tao. May gusto pa sanang itanong itong si Roxana sa matanda, pero nagsasalita na ito sa kanila. Ano ang pinunta niyo sa lugar na ito? Hindi ito para sa mga normal na tao. Maraming mga nilalang ang maaring ikapahamak nyo. Kaya bumalik na kayo sa lugar ninyo hanggang maaga pa. Sabi ni Roxana, Inko, may gusto lang kaming tuklasin. At ang balita namin, may kakayahan daw ang tubig ng batis na makapagpagaling ng anumang sakit. May sakit kasi itong kasama ko. Ang alibay ni Roxana, gustong matawa nitong si Marco. Kung ano-ano kasi itong naiisip ni Roxana na mga alibay. Pero humarap na ang matanda sa kanila at dahan-dahan na naglalakad papunta sa tatlo. Tumitig ito sa kanila, sabi ng matanda, hindi ako nagbibiro, ining. Maaring hindi na kayo makalabas pa dito sa gubat. At lumapit pa ito kay Roxana, kaya napapatras na ang dalaga. Patuloy ng matanda, alam kong may mga karga kayo, pero malalakas ang mga nakatira dito sa gubat, lalo na sa batis na sinasabi mo, iha. At ayaw ng mga ito na magambala at may mga taong pupunta doon sa batis dahil tirahan na ito ng mga engkanto. Sagot ni Roxana, Inko, salamat sa paalala mo.
pero kaya na namin ang aming mga sarili. At alam kong hindi ka normal na tao. Isa ka din sa mga engkantong sinasabi mong nakatira dito sa gubat, di ba? Nang marinig yun ang engkanto, agad na narinig nila ang napakatinis na tili na kung saan galing na nila lang. At biglang naglaho ang matanda sa kanilang harapan. Gulat na gulat itong si Ruben. Isang engkanto ang kanilang kaharap. Lumingon si Roxana kay Ruben at Marco. At ang sabi nito, "Tara na, mukhang masisiyahan yata tayo sa pagpunta natin sa lugar na ito. Mukhang marami ang makakaharap natin ngayon." At patuloy na sila sa paglalakad papunta doon sa puno ng kahoy ng balite. Habang papalapit, nagkarga na sina Marco at Ruben ng mga orasyon at pangbakod. Dinagdagan din nila ang mga orasyon at pangharang. Nang malapit na sila doon sa puno, nasilayan na nila ang kagandahan ng batis. May mga nakikita silang parang sumasayaw na mga paru-paro at iba't ibang klaseng insekto. Pero ang nakatawag ng pansin sa kanila na parang gumagalaw ang mga ugat ng puno ng baliti at parang may mga anino ang nasa likod ng puno na parang gumagalaw. At palakas na din ang mga naramdaman nilang kakaiba sa paligid. Tumigil na muna ang tatlo. Mukhang hindi madali kahit na ang paglapit pa lang sa puno. Ito lang kasi ang pwedeng daanan nila papunta ng batis dahil batuhan na ang nasa gilid. Nag-uusal ng mga orasyon na pantabi itong si Roxana. Baka sakaling hindi sila guluhin ng mga engkanto at papayagan silang makatawid papunta doon sa batis. Pero hindi pa natapos ni Roxana ang ginawang orasyon. Napatigil ito para kasing may kung ano ang pumipigil sa kanya. Lumingon-lingon si Roxana sa paligid. "Bakit, Rox?" tanong ni Marco. Ang sagot ni Roxana, "May pwersa na pumipigil sa akin." At nang may makita silang isang nilalang ang mabilis na umibis doon sa may puno. Sobrang bilis nito na halos hindi na nila ito masundan sa mata. "Ano yun?" ang sabi ni Ruben. "May mga iniusal itong si Roxana." Hanggang sa nagpapakita na ang apat na nilalang ang nasa likod ng puno, nakatabi ng puno ng balite. Gumagapang ang mga ito dahan-dahan habang nakalabas ang mga dila. Maiitim ang hitsura ng mga ito at mahahaba ang mga kamay at paa. Pero si Ruben, lumapit ito kay Marco. "Marco, ano ba ang nakikita nyo?" Napatingin itong si Marco kay Ruben at nagtataka. "Bakit, Ruben? Hindi mo ba nakita ang mga nilalang na paparating?" "Ha? Nilalang? Wala akong nakita, Marco." Pag-uusap ng dalawa. Narinig ni Roxana ang pinag-usapan ng dalawa, kaya lumapit ito kay Ruben at may kinuha ito na isang maliit na bote na may laman na mahiwagang tubig at pinakain ito ng dasal at orasyon. Pagkatapos, ipinahid agad ang laman nito sa mga mata ni Ruben. Pagkatapos, napatras ito nang makita ang apat na mga nilalang. At napapatras na din sina Marco at Roxana nang makita ang apat na nilalang na mabilis nang gumagapang papunta sa kanila. At ang nilalang na nakita nila kanina doon sa itaas ng mga puno, nagpalipat-lipat ito at parang sasalakay na sa kanila.
Sabi ni Roxana, hindi lang itong mga normal na mga engkanto, Robin Marco. Mukhang mapapalaban tayo nito. Kinuha ni Roxana ang librita at nagsimula ng mag-usal ng mga orasyon. Pati sina Marco at Robin, ikinarga na nito ang mga agimat na hawak. Biglang umihip ang napakalakas na hangin hanggang sa nagkagulo na doon sa kakahoyan. Inatake sila ng mga nilalang. Pilit din na nakikipaglaban ang tatlo hanggang sa may mga sugat na sila sa iba't ibang parte ng katawan. At makalipas ang isang oras na pakikipaglaban sa mga engkanto, nawala ng malay ang tatlo. Nang magising ang mga ito, madilim na ang kapaligiran. Nang kumilos si Robin, napasigaw ito nang maramdaman na parang dumuduyan ang kanyang hinigaan. Pati sina Roxana at Marco nagulat din dahil nasa itaas sila ng puno ng kahoy. Wala namang nawala sa kanilang mga gamit. Kumpleto pa rin ang lahat na gamit nila sa kanilang dalang bag. Kinuha agad ni Marco ang dalang flashlight at inilawan ang paligid. Robin, Roxana, mag-iingat kayo. Pangpang na ang nasa baba. Maingat at dahan-dahan na bumaba ang tatlo galing doon sa puno ng kahoy. Nasasanga sila na papunta doon sa pangpang. At nang makababa na sila, hinahanap na nila ang puno ng balete. Pero wala na ito at parang iba na ang lugar. Nasa gilid na sila ng pangpang. Hindi na din nila nakita ang batis. Nag-usal si Roxana ng mga orasyon. Nang matapos na gawin ito ni Roxana, walang nagbago sa paligid. Walang panlinlang na orasyon ang ginawa ng mga engkanto. Napunta talaga sila sa ibang lugar. Pero bakit at papaano? Nag-uusal ang tatlo ng mga orasyon para matuntun nila ang daan palabas ng gubat. Umabot din ng mahigit 4 oras na paglalakad bago sapitin ng tatlo ang labasan ng gubat. Napakalayo na pala ng kinaroroonan nila. Lumingon si Roxana sa gubat nang makalabas na sila ng kakahuyan. Sabi nito, sa ngayon, hindi pa kaya ng aming mga kakayahan na talunin ang mga engkantong nakatira sa gubat at sa batis. Balang araw, lalakas din ang aming mga kakayahan. Pero nang muling maglalakad ang tatlo, may nakita silang isang anino ang nasa ilalim ng kahoy. Inaaninag itong mabuti ni Roxana, Robin at Marco. Hindi naman nila klaro ang hitsura ng nilalang na ito dahil sa madilim at nasa ilalim ito ng puno ng kahoy. Kahit na maliwanag ang sinag ng buwan, hindi pa rin nila klaro ang hitsura ng nilalang. Sabi ni Marco, ano yan, Rox? Engkanto na naman. Oo, Marco. Parang sinusundan tayo ng mga yan. Nang makita nilang dahan-dahan na naglakad na ito papunta sa kanila, humanda na ang tatlo. Ikinarga na nila ang mga orasyon at dasal. Nang magsalita ang matanda, huwag na kayong bumalik pa sa gubat na ito. Kung hindi ko kayo tinulungan, maaring namatay na kayo. Sabi ko nga sa inyo, malalakas ang mga engkantong nakatira sa puno ng balite at doon sa batis. Huwag nyo nang pangarapin pa na puntahang muli ang batis na iyon. Ito ang engkantong nakita nila kaninang umaga nang papunta pa sila doon sa puno ng balite. Nang biglang parang sumabog ito sa kanilang harapan at nagiging usok ang matanda.
hanggang sa maglaho na ito. Napatigil ng ilang segundo ang tatlo. Kung tinulungan sila ng matandang engkanto, malaki ang utang na loob nila sa matanda. At kahit na pinamugaran ang gubat ng iba't ibang klaseng engkanto at lamang lupa, may mga mababait din pala sa kanila. Umuwi na sina Roxana. At kinabukasan, nagpasya na ang grupo nila na uwi na sa kanilang lugar. Pero ang nasa isip ng tatlo, balang araw, babalik din ang grupo nila para muling puntahan ang gubat ng Barangay Makupa.